Lesson 9, Caught in Sin. Father God, we come to you today asking for wisdom and guidance as we study your word once again. And we pray, Lord, that you will help us give glory to you in whatever that we do and learn today. In Jesus' name we pray, Amen. So ang pag-uusapan natin ngayon ay magagaling sa John 8 verses 1 to 11. Ito ay patungkol sa babaeng nangangalunya na dinala sa harapan ng Panginoong Hesus. Kung babasahin natin ang buong teksto, makikita natin na pumunta si Jesus sa lugar na yon upang magturo ng salita ng Panginoon. Pero dinala sa kanya itong babaeng ito ng mga Pariseo upang kanyang husgahan. Kasi sa batas na galing kay Moses pa, ayon nga sa Leviticus 20:10, if a man commits adultery with another man's wife, in other words, ang pangalo niya, ito ay karapat-dapat na parusahan ng kamatayan. Kung tutuusin, ayon nga sa Romans 6:23, the wages of sin is death. So ang kaparusahan naman talaga ng pagkakasala ay kamatayan. At lalo na sa kaso na to, na nasa 10 commandments ang pangangalo niya ay talagang pinagbabawal ng Panginoon. Kung tutuusin, hindi kailangan magtanong ng mga Pariseo dahil sila mismo ang nagtuturo ng mga batas, lalo na yung mga batas na galing pa kay Moses. Pero gusto nilang itrap si Jesus Christ. Gusto nilang ipitin siya sa desisyon na maglalagay sa kanya sa alanganin. Kasi kung sasabihin na Jesus Christ, huwag niyo siyang batuhin. Sabihin, huwag niyo siyang parusahan. Parang lalabas, si Jesus Christ mismo ay lumalabag sa batas na galing kay Moses. Kaya pwede nilang bigyan siya ng akusasyon. Pero kung ang piliin naman na Jesus Christ ay sabihin, dapat siyang parusahan at dapat lang siyang patayin, pwede rin nilang akusahan ngayon si Jesus Christ na akala ko ba pwede magpatawad ang Panginoon sa kahit anong kasalanan. So gusto nilang ipitin si Jesus Christ sa... Ngayon sa halip na sumagot sa kanila si Jesus, nagsulat siya sa lupa gamit ang kanyang mga daliri. Ayon sa mga Bible scholars, ito ay isang pagpapaalala sa kanila tungkol sa Ten Commandments na was also written by the finger of God sa tablets noong panahon ni Moses. Isa itong indirect o hindi direktang pagpapaalala at pagpapakilala na ginawa ng Panginoong Jesus na siya ay anak ng Diyos at ang sumulat ng batas na ito ay ang ating Panginoong Diyos na kinikilala, ang Diyos ng Israel. Kung kaya't hindi siya pwedeng itrap o hindi siya pwedeng maloko sa batas na mismong kanyang ama ang gumawa. At siya at ang ama ay iisa. So, alam na alam niya yung batas na yon. Hindi siya pwedeng matrap o maloko sa batas na mismong siya ang gumawa. Medyo parang nainsulto nga siguro yung mga Pariseo kasi hindi kagad sumagot si Jesus Christ sa kanila. They kept demanding an answer. So, finally, tumayo ang Panginoong Jesus at sabi niya, "All right, but let the one who has never sinned throw the first stone." So binalik niya yung tanong para ang sumagot ay yung mga tao na sa paligid ng babaeng nagkasala. Sino ang hindi nagkasala o di mauna kayong magbukol ng bato sa babaeng ito? Dito makikita natin yung wisdom na galing sa Panginoong Jesus. Kasi sabi nga sa Romans 3:10, "No one is righteous, not even one." Wala ni isang taong makakapagsabing hindi siya nagkasala. Walang pwedeng magmalinis, kahit sino. Malaki o maliit, kasalanan pa rin yun. Sabi nga sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Walang malinis kahit isa sa atin. Kaya paano natin huhusgahan ang isang taong nagkasala? Lahat tayo ay nagkasala rin. Sino nga naman ang unang pupukol ng bato sa pagkakataong iyon? At na-realize din yun ang mga taong nakapaligid dun sa babae. Marahil natural na reaction ng mga nakapaligid dun sa babae, sa una, wala naman sila talaga naramdaman na awa kasi caught in the act siya sa adultery. Napakalaki nung kasalanan niya at huling-huli siya sa akto. Hindi siya inakusahan lang na walang basihan. Kaya siguro iniisip nila, buti nga sa kanya, dapat lang siyang parusahan. Kahit meron siguro nakaisip, kawawa naman siya, pero hindi eh. Kasi
nagkasala siya. Malaki yung kasalanan niya at dapat lang siya maparusahan. Pero nire-remind nga tayo ng Panginoon, do not judge or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa kanila, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. At nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Hesus. Tumayo si Hesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang humahatol sa iyo? Ang sagot ng babae, wala po, Ginoo. Kaya sinabi ni Hesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Go and sin no more. This is God's amazing grace. For He did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Amazing grace siya kasi karapat-dapat tayong maparusahan sa bawat kasalanan natin, pero hindi. Ang Panginoong Hesus ay ang sumalo ng ating kasalanan. Siya ang tumanggap ng kaparusahan. Kaya't kahit hindi tayo karapat-dapat, tayo ay niligtas niya. Tayo ay binigyan niya ng second chance. Tayo ay binibigyan pa rin niya ng mas marami pang chances sa ating bawat pagkakamali. Tuwing lalapit tayo sa Kanya, pinapatawad tayo. At ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon, na maging mapagpatawad din tayo sa ating kapwa. Huwag natin basta husgahan. Tingnan natin yung pagkakataon na pwede natin ibigay. Dahil kung siya nagpatawad, tayo din, kaya natin magpatawad.